Hello mga beshi! Good morning! Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everyone. Ang tagal ko rin hindi nagpakita sa inyo. Thank you so much. At nandito na naman kayo sa aking vlog or channel, Nurse Ken. Sa mga bago dito or bago pa lang, kakaklik nyo lang sa aking channel or video na to. Ako po si Nurse Ken. My real name is Ken. Nagpo-post ako ng mga nursing-related content. Nagpo-post ako ng journey ko dito sa Amerika. Kung ano na yung buhay ko, kung sulit ba or hindi yung decision ko na mag-migrate dito as a registered nurse. Tapos, nagta-travel din ako paminsan-minsan. Pinopost ko or dinadocument ko rin yung mga gala ko just for memories, diba? Ayun. Since may upcoming travel na naman ako papuntang Pinas ngayong November, siguro mga 2 weeks or 3 weeks na lang ata ay lilipad na naman ako. Nag-OT-OT ako ngayon. So, medyo busy ang lola nyo. Kaka-overtime. Cherry Shinnok! Ayun, medyo busy ako ngayon. So, marami akong mga nababasang comment, mga question comment. So, dito ko na lang sasagutin sa video na to para mas detailed and at the same time, wala na kasi din akong panahon para mag-answer ng mga question ninyo. Ayan. Eto. Iano natin. Eto ang sabi. Hi friend, ask ko lang sana, nagpa-fingerprint ka ba sa Pinas? Nagpunta ka pa ba sa police station? And nakalagay kasi doon sa email ng Ohio Board of Nursing na may money order or check. Medyo naguguluhan ako doon. Or pwedeng credit card details na lang as what you have said. Thanks very much, Nurse Ken, for being so helpful. God bless you more. You're welcome, ma'am. Nag-apply ako ng license endorsement from my original license from Illinois Board, Illinois license ko na RN, papuntang Ohio Board. Yes, nagpa-fingerprint ako. Binili ko yung FBI. Hindi nyo kailangan ng BCI card. I know, nakalagay sa website na one BCI and one FBI card. Pero, pwede kayong dalawa na lang. Dalawang FBI card. So, binili ko yung dalawang FBI card na yon sa Shopee. I think ang pagkakandanda ko, 200 pesos lang or 250 pesos lang yon sa Shopee. 250 pesos. Basta mura lang yun eh. As in, reasonable naman yung price ng card. So, dalawang FBI card, fill outan ko. Tapos, after nun, nagpa-fingerprint ako sa NBI. NBI. Hindi nyo kailangan ng appointment, mga beshi. Papasok lang kayo sa NBI, ano ata ako, yung, nasan ba yun? Basta NBI Main. Ay, nakalimutan ko. Malapit yun sa isang station. LRT station. Malapit yun sa LRT station somewhere. Basta, malapit yun sa isang ospital. Nakalimutan ko yung ospital. Basta, NBI Main ako nagpaano. Yun na yun, guys. Alam nyo na yun. For sure. Hanapin nyo na lang. So, doon ako nagpa-fingerprint. Wala ata akong binayaran doon. It's just for free. Kung hindi ako nagkakamali, nag-logbook lang lahat-lahat and eme. And then, after that, yun. So, pinapirma ako, ganyan-ganyan, may nag-present ako ng valid ID, mga ganon. Tapos, sinend ko na siya sa appropriate address. Sa ano naman, pagdating naman sa bayad, mga beshi,
since kung wala kayong money order or wala kayong ano to check, since wala din naman kayo dito sa Amerika, nilagay ko yung credit card details ko. So, yung credit card na yon, mga beshi, ay it's kinda risky, but yun lang yung paraan at that time. So, you put all of your credit card details, and then after that, sinend ko yung form, and then after like 1 week ata, nagkaroon na ng result or na-send na siya sa Board of Nursing. So yon, very a little bit risky, but please just make sure na pwede rin kayong mag-open ng credit card and maybe close it after, I don't know. Wala namang nangyari sa credit card ko hanggang ngayon. Wala namang nangyaring any fraud transaction. Though naka-close na yung ginamit kong credit card ko yun sa Pinas, though naka-close na siya ngayon. Kaka-close ko lang. BPI credit card pala yun. Na-close ko na kasi mayroon naman ako mga credit card na nagagamit dito sa US. The first year ng paggamit ko ng BPI Gold is for free lang ang annual fee, and the second year, since marami akong gastos, na waive yung annual fee, and for the third year ayoko magbayad ng annual fee, so pina-close ko na. Ayun. So eto. Another comment. Nagbabasa-basa lang ako ng comment dito sa inyo. Tama, live below your means pa rin and enjoy minsan-minsan, paminsan-minsan para de-stress. Nako, yung points talaga, kiber na lang. Galing din ako ng Saudi, kami ng asawa ko. Alhamdulillah, bigyan opportunity to be here. Yes, meron akong friend na ka-chat sa Facebook. Nakilala ko lang siya sa isang group. And then, unfortunately, kaka-release niya lang from a facility. Actually, DQ na siya, mga beshi. Sad story. DQ na siya, tapos bigla siyang nirelease. Okay sana, mga beshi, kung meron na kayong visa, saka kayo nirelease. Pero kung nirelease kayo after nyong kung nirelease kayo after nyong magka-visa, okay yon. Kasi makakapunta pa rin kayo and you can look for a better employer, 'di ba? Pero kung ni-release kayo bago kayo marilisan ng visa, like nung nangyari sa isa nating kasama, DQ na tapos ni-release. So, ang nangyari, ayun. Balik na naman back to zero lang. Ang magiging lang noon is that the new employer will be recaptured, the new priority date, but they still have to start from zero. Like, file I-140, premium processing, after 2 weeks, it will be approved. PD will be retained if it will be recaptured. So, ang magiging advantage na lang, mga beshi, is that magkakaroon kayo ng, yung spot ninyo. Kasi ang priority date, parang nyo yan, spot nyo sa line, diba? Yung spot nyo na yon ay hindi mawawala sa inyo. Nandun pa rin kayo sa unahan. Charis. So, nakakaloka. Ayun. Ano tayo ng iba pang mga comments dito. Kasi nga, medyo hindi na ako nakakapag. Pagpapasa-basa ng mga comments kasi nga medyo busy na. Happy for this vlog. Oh, may nag-ano pa dito. Thank you so much. Happy for this vlog. Dami kong natututunan. I can share to my one and only nurse baby girl na nag-apply siya. Oh, I love it. Karamihan, may mga mangilan-ngilan akong mga subscriber na hindi naman nurse, pero yung mga anak nila ay nag-nurse or aiming to come here to the United States of America. Yun na nga, yung merong nurse na kaka-release lang ng ng isa sa mga ospital dito, nakakalungkot man. Sabi ko sa kanya ay, masakit talagang ma-release. Pero ganun talaga kasi mabagal yung usad ngayon. Tapos ang daming mga new grad ngayon na hinahire ng mga ospital.
So, yung mga position na nai-offer sa inyo mga beshi ay nawawala. Kaya nire-release kayo. Diba? Finil na nila ng mga lokal na dito. Diba? Kasi nga priority sila yun. Diba? Na mabigyan ng trabaho. So, finil na ng mga lokal yung position na para sana sa inyo na nai-offer na sa inyo. At may karapatan din naman yung ospital na mag-release kung hindi na sila makapag-antay sa inyo. Pero sana, you know, kung meron lang sanang batas or law, like for example, they have dapat pending yung petition for more than 5 years na, di ba, bago i-release ang isang aplikante na na-offeran ng job offer a year ago, kaso wala eh. They can release you anytime if they want to, if the position that was offered to you a year ago is not anymore available. O, diba? Nakakalungkot, pero kailangan nating tanggapin yung katotohanan that they can do whatever they want in any part or in any time sa inyong immigration journey. Kayang-kaya nila kayong ligwakin. Ligwakin talaga ang word. Shalak. Diba? Pero hanap pa rin kayo ng mga ibang employer, dami dyan na mas maganda, daming mga employer na nakakapag-offer sa inyo ng much better offer. God has always planned for you guys. If ever you failed in NCLEX, if ever you have been released by an employer a day before your visa interview, God has always planned for you. Okay? Don't question the Lord's or God's plan for you, kasi much better yung plan niya para sa inyo kesa sa plano ninyo. Charis! Ayan. Done watching. Eto naman, true, di ako nakapag-bedside noon at ngayong sawang-sawa na ako sa work from home and excited bumalik ng bedside. Ito lang si ano yung ano, si Anne with something, ang excited bumalik ng bedside. Lahat ng tayo ay gusto nang umalis ng bedside. But I myself, gusto ko rin namang umalis ng bedside, pero ini-enjoy ko na lang yung moments ko ngayon. Moments, shalak! Yung moments ko sa bedside. Anyway, masaya pa naman ako. I'm happy. I have so much joy right now at the bedside. Though at some point, syempre, dumarating tayo sa point na parang nai-stress din tayo. Pero, dead makels na sa mga ganyan. Bedside care nursing is an entry level for... Dami. Para titong nag-comment si Willie Young. I don't know kung naiintindihan niya ako sa mga sinasabi ko. Sinasabi ko lang, I appreciate your comment. Shalak! Puro shalak lang yung ano, yung nire-reply ko kay Willie. Hello, Willie. Thank you so much sa palaging pagko-comment sa mga videos ko. I really do not know kung naiintindihan niya yung mga sinasabi ko. Comment down below kung nilalagyan niyo YouTube ng subtitle itong video na to. Hi, Nurse Can, musta po? Wow, bilis ng bakasyon nyo. Galing kailangan talagang mag-back to work and ingat shopping. Yeah, mabilis lang yung bakasyon. Here's ang ano ko dito, ang takeaway. Takeaway! Ang ano ko dito pagdating sa bakasyon. Alam nyo dito sa Amerika, every month, we accrue around 12 hours per month of PTO. So that is one day. So every 3 months, we accrue 36 hours or 1 week PTO. So kaya ako nakakapag-vacation almost 2 to 3 months. Nakakapag 1 week PTO ako dahil doon. So ang mas gusto kong nagbabakasyon in slice. Ayoko nang nagbabakasyon ng napakahaba. First and foremost, hindi ko naman yun kailangan. Charis, nakakabagot din kasi.
'di ba? Na parang sobrang habang bakasyon, like 3 weeks, 4 weeks. Hindi na ako ganong type of traveler. Mas gusto ko yung nakakapagbakasyon ako every 2 months, every 3 months to somewhere else, relax myself, you know, landi pa more. Joke lang. Yun, mas gusto ko yung ganong mga bakasyon na nakakapag ano ako. Kasi ang ginagawa ko kasi mga Inday, since nasabi ko naman sa inyo, yung work ko dito is 3 days a week, 4 days off. 3 days a week, 4 days off. So, ang ginagawa ko, yung 136 hours na yon, ini-spread out ko siya, pwede yon for 1 week off, yung 36 hours. Kasi nga, 3 days lang ako pumapasok. Tapos, yung before and after ng week na yon, kunyari, mag-off ako ng 4 days. Before that, ina-arrange ko ng maayos yung aking off. And then, 4 days naman after. So, ang lumalabas na nawawala ako for how many days? 15 days sa aking area. So, 15 days, okay na yun sa akin. Question. Sa haba ng travel ko between Pinas, Asia, or whatever, kung saan man ako nagta-travel during those 15 days, nababagot ba ako, or ilang days na lang ako sa Pinas, every day of my travel, every oras, na-enjoy ko yon, hindi ako nababagot. Like, for example na lang, yung aking flight from here, Chicago to 10 a.m. flight, tapos darating ako ng Washington Dulles ng 12 a.m. I will be waiting from 12 until 7 kasi 7 pa yung flight ng Saudia to Riyadh or Jeddah. Nababagot ba ako? Never. Hindi ako nababagot from that 7 hours because I can relax in the lounge. I can sometimes do maraming mga massage chair, maraming mga pahingahan. I can do a lot of things from 12 to 7 o'clock sa Washington Dulles International Airport. Why? Because I have lounge access to majority of the lounges there, like 70 to 80% of the lounges in Washington Dulles International Airport. So, whenever I travel, even if I'm not traveling business class, hindi ako nababagot, na-enjoy ko every plane rides. Pagdating naman sa mga layover, na-enjoy ko rin ang mga moments na yon. Lumalabas ako ng maski 10, 12 hours lang, lumalabas ako ng airport, usually I go somewhere else, ganyan-ganyan, and I have SkyTeam Elite Plus, I had Alpursan Gold member, which is the highest tier for Saudia. So, I have Sky Priority Boarding. So, I have all of these benefits to make my travel seamless. Of course, plus factor na if they upgrade me into business class for free. Because I'm not gonna pay for business class. Kasi nga, for me, kaya ko pang mag-travel ngayon as an economy passenger. Diba? Gusto kong masanay yung katawan ko ngayon on economy for now because darating at darating yung panahon na hindi natin kayang mag-travel on economy on a flight for more than 6 or 7 hours. So, pinag-iipunan ko, pinaghahandaan ko yung time na yon na someday, hindi na tayo makakapag-travel ng economy. Pero for now, since malakas pa naman yung katawan ko, and sometimes, especially a flight from Washington, D.C. papuntang Riyadh, halos walang tao sa economy. Kasi nga, lumilipad ako every like Wednesday, which is non-peak days. So, halos walang tao. Ang pinakamaraming tao ata papuntang Riyadh is either Monday o kaya Thursday, yung pa-Friday na pa-weekend, mga ganyan. Yan yung mga puno yung eroplano. Pero on a non-peak days like Tuesday and Wednesday, wala halos tao sa economy. So, ang nangyari, nakakahiga talaga ako ng bonggang-bongga. In fairness naman, diba?
So, I am so grateful for all of these things. Na syempre, at least maski economy, nakakapag-travel pa rin tayo. And yun, kaya ako siya iniis. Yun yung reason kaya ako nagta-travel ng pa-slice-slice. Because I want to slice. So, kung pwede nga lang mag-work dito ng 5 araw per day, tapos madami yung bakasyon, that would be nice, di ba? Tapos maraming bakasyon. Mas gusto kong nagpapahinga and at the same time din nag-work. Nang bonggang-bongga, di ba? So, mas gusto kong ini-spend ko yung so much time ko in vacation rather than dito lang sa bahay or dito lang sa Ohio or dito lang sa area namin. So, mas gusto ko sa bakasyon, di ba? Kaya halos pag nandito ako, OT-OT parati, di ba? Parati akong nag-OOT. O siya, sige na mga Inday, sobrang humahaba na itong kwentuhan vlog natin. Sana ay na-miss niyo ako. Shalak! Sana ay na-miss niyo talaga ako, no? As in, kung umabot kayo dito sa video na to, paki-comment down below naman. Pak! Tingnan natin kung merong umabot. Comment nga kayo, no? Kung, okay. Paano tayo? Comment down sa mga subscriber ko na loyal subscriber, i-comment down below nyo nga kung taga saan kayo para malaman ko naman kung saan, hanggang saan na nakakaabot itong video na to. Okay? I-shout out ko kayo. Ano ba yan? I-shout out ko kayo on my next video. O siya, sige na mga Inday, hanggang dito na lang. Shalak! Bye!